Shoutout sa lahat mga idol. Ang mga upload natin ngayon mga idol ay isang compilation sa istorya ni Badong bilang paggunita sa napakagandang istorya dito sa ating channel. Sana tangkilikin ninyo ito mga idol. Mahaba-haba din ito. Nasa 2 hours po ang ating istorya na ilalapag bawat araw. At sana mga idol, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-share para matulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ilang sandali pa, nasa malawak na lugar na itong si Marco. May mga taling tila na sa kanyang mga kamay at nakabalot. Walang glove na gagamitin ang mga ito. Mano-mano ang labanan, tanging kamay pa rin ang gagamitin at bawal ang paa at tuhod. Tulad pa rin ng tipikal na boxing. Ngunit tanging mga tila lamang ang nakatakip at nakabalot bilang pananggalang sa kanilang mga kamao. Kaya tingin itong si Marco na mas matindi ang magiging pinsala ng kanilang mga patama. May mga nagsisigawa na din doon sa mga taong nakapalipot sa kanila. Nahalatang sabik na din na makakita ang mga ito ng tunay na bakbakan. May referee na din ang kanilang bakbakan at bawat round ay nasa 5 minuto. Kakaiba sa mga tipikal na mga round ng boxing na tig-3 minuto lamang. Kita nitong si Marco na titig ng titig sa kanya itong si Kid Rapido. Ngunit mas nag-uumapaw ang kanyang kagustuhan na madurog ang taong ito. Ilang sandali, pumagitna na ang 2 mandirigma. Muling nanumbalik kay Marco ang mga kaganapan doon sa kanilang lugar. Ang pakiramdam niya doon sa gitna ng underground luna. Wika nitong si Marco. Pagsisihan mo ngayon ang ginawa mong paghamon sa akin, Kid Rapido. Dahil kung hindi ka man natatalo sa larangan ng boxing, ngayon, ipalasap ko sa iyo ang unang mapait mong pagkatalo. Tumawa lamang itong si Kid Rapido. Sagot naman ito. Sa simula pa lamang kaibigan, batid ko nang wala ka ng kalaban-laban pa sa akin. Ngunit dahil nga sa mga paghamon mo rin sa akin, kaya ginawa ko ang labanan na ito para ipamukha sa iyo kung sino ang dapat mong katakutan. Ngunit ngayon, isang pagkakamali ang ginawang pagpayag mo sa aking hamon. Dahil nasa teritoryo kita, dudurugin ko ang mga kamay mo ngayon at nang hindi mo na ito magagamit pa. Ilang sandali, biglang dinaluhong na itong si Marco nitong si Kid Rapido. Agad na nagpakawala ito ng mga suntok. Malalakas na mga pagsuntok. Agad ang binitiwan ito malayo sa Kid Rapido kung sa ibabaw ng ring lumalaban. Ngunit walang anumang nailagan ang lahat ng mga iyon nitong si Marco. Hindi man niya magagamit ngayon ang kanyang mga tuhod at sipa. Ngunit ayon nga sa kanilang batas sa bakbakan na iyon, kamay lamang ang pwedeng gamitin. At kung ganon, pwede niyang magamit ang kanyang mga siko. At dahil underground fighting ito, kaya din niyang gumulong na hindi lalabag sa kanilang napag-usapan. Ilang sandali pa, bumaling itong si Kid Rapido at nagpakawala na naman ng mga pagsuntok. Ngunit walang ano-anong sinangga lamang ito ni Marco ng mga siko. Gulat na gulat ang mga taong nanonood. Dahil sa tingin nila, parang sanay na itong si Marco sa paggamit ng mga siko. At alam din ng mga taong nanonood na hindi bawal ang ginawang paggamit nito ng siko. Dumistansya agad itong si Kid Rapido habang nagbitiw ng mga matutulis na mga jab. Nagulat din kasi ito sa ginawa nitong si Marco. Ngunit mabilis na sinundan ito ni Marco. Nagpayuko-yuko na agad ang binatilyo habang nagpakawala ng mga malalakas na mga pagbumba.
Napasigaw na ang mga tao at lalong-lalo na ang mga kasamahan nitong si Kid Rapido. Tinamaan sa bodega ang kalaban nitong si Marco. Kahit na nasangga pa nito ang ilan sa mga binitiwan ni Marco, hindi pa rin ito nakayanan ni Kid Rapido. Napaluhod na ito sa luna at napabuga ng hangin. Nahihirapan sa paghinga itong si Kid Rapido. Unang beses kasi ito ngayon na nakaranas ito ng pagkatumba. Kaya gulat na gulat ang coach nito at ang kanyang mga kasamahan. Pati pa nga ang karamihan sa mga taong nanonood na nakakilala kay Kid Rapido, nagulat din ang mga ito. Nabaling ang kanilang atensyon kay Marco. Katanungan ngayon ng kanilang isipan, sino ang binatilyong si Marco? At bakit ganito na lamang ito kalakas at kagaling sa labanan? Ngunit naniniwala pa rin ang mga ito na makabawi itong si Kid Rapido. At dahil nga 5 minuto ang bawat round, iilang minuto pa ang natira sa kanilang bakbakan. Nang makatayo na itong si Kid Rapido, umiikot-ikot na lamang muna ito kay Marco para tuluyang makabawi ng lakas at uwisyo. Nananakit pa kasi ang sikmura nitong si Kid Rapido. Nagulat talaga ito sa lakas ng kanyang kalaban ngayon. Ilang sandali pa, napangiti na itong si Marco nang makitang umaatras na itong si Kid Rapido at halata ang takot nito sa mukha. Wika nitong si Marco, "Mukhang may takot na ang mga mata mo, kaibigan. Ang buong akala ko ba na plano mo ang bakbakan na ito para ipamukha mo sa akin kung sino ang dapat nakatakutan? Mukhang ikaw na yata ngayon ang panay ang ginawang pag-atras. Labanan mo ako dito sa gitna, Kid Rapido. Walang atrasan." Nang marinig ang mga iyon ni Kid Rapido, biglang huminto ito sa ginawang pag-atras at muling nagpakawala ng mga kombinasyon. Muling wika nitong si Marco, "Ganyan na, makipagsabayan ka sa akin kung tunay kang ang malakas." Ang sagot naman nitong si Kid Rapido, "Hindi ikaw ang magpapatalo sa akin." Yumuko na din itong si Kid Rapido at nagpaulan ng mga suntok kung saan-saan na nanggaling ang mga suntok na iyon. Pabarabara na ang naging estilo nitong si Kid Rapido. Nakipagsabayan naman ito kay Marco. Habang itong si Marco, biglang yumuko-yuko na naman ito habang sinasangga ang mga ginagawang suntok nitong si Kid Rapido. At ilang sandali lamang, muling umangat ito sabay ng mga pag-atake gamit na ngayon ang kanyang mga siko. Isang dipsirol na estilo, ngunit mga siko ang ginawang mga patama nitong si Marco. At ilang sandali, hindi na nagawang maiwasan pa ang mga iyon nitong si Kid Rapido. Tumama naman ang kanyang ilang mga suntok kay Marco, ngunit mas may diin ang mga atake ni Marco nang tamaan itong si Kid Rapido sa ulo ng mga ginawang pagsiko ni Marco. Agad na nandilim ang kanyang paningin, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod muli ito sa luna habang naitukod na ang isang kamay para hindi ito tuluyang bubulagta. Itong si Marco, nakatayo lamang ito sa harapan nitong si Kid Rapido at nakatitig. Pagkatapos, sabi nito, "Natandaan mo pa ba ang mga pinagsasabi mo kay Buddy, Kid Rapido? At kung paano mo siya ininsulto? Kaya ako nandito ngayon para ipakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Alam mo bang sa mga ginawa mo sa akin na paghamon ay tuwang-tuwa ako dahil mapaaga ang gagawin kong pagdurog sa iyo. Tumayo ka, Kid Rapido. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili sa mga taong nandito." Napatitig sa lupa itong si Kid Rapido at bumabawi pa ito sa pagkahilo. Napamura na ito at galit na galit sa kanyang sarili. Bakit hindi niya
mapatumba ang kanyang kalaban ngayon. Ang pagkakaalam niya, baguhan pa lamang itong si Marco sa larangan ng boxing. Ngunit bakit parang kay husay na nitong gumalaw at nakakamangha ang taglay nitong lakas? Ilang sandali pa, nanggigigil nang tumayo itong si Kid Rapido. Hindi siya pwedeng matalo ng ganon-ganon na lamang. Nagsisigaw na din ang mga kasama nitong si Kid Rapido. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nakahanda na ang ilan sa mga kasama ni Kid Rapido kung sakaling matalo man ngayon ang kanilang kaibigan. Gagantihan nila si Marco at gagawin pa rin ang iniutos at kagustuhan nitong si Kid Rapido na durugi nila ang mga braso nitong si Marco. Ilang sandali ang nakalipas, tuluyan ang nakakatayo itong si Kid Rapido. Kahit na nanginginig pa ang mga tuhod nito, kailangan niyang magpakatatag. Ngunit kasabay naman doon ang pagkatapos ng ikalawang round. Plano nitong si Marco na sa sumunod na round, tatapusin na niya ang kanyang kalaban. Galit na galit itong si Tatay Miroy kay Kid Rapido. Wika ng matandang coach. Ano ba, Kid Rapido? Huwag mong sabayan ang kanyang pagiging agresibo dahil mas malakas ang kanyang mga suntok sa iyo. Gamitin mo ang lugar para mapaglaruan mo ang iyong kalaban. Di bali na kung hindi mo siya mapabagsak. Basta ang importante, mananalo tayo. Labanan mo siya sa paraan na gusto mo. Huwag kang sumunod sa kanyang mga patibong at mga ginawang pain. Tumango lamang itong si Kid Rapido. Tama nga ang kanyang coach na si Tatay Miroy. Kailangan niyang mag-adjust. Hindi pwedeng salubungin niya ang mga malalakas na mga suntok ng kanyang kalaban. Matapos ang kanilang pamahinga, naglalakad na ang mga ito papunta doon sa gitna. Ngunit ngayon, matalim na nagkatitigan ang mga ito at mababatid mo agad ang galit sa kanilang mga mata sa isa't isa. Kahit na wala nang nagsasalita pa sa mga ito, ilang sandali, wika nitong si Kid Rapido habang matalim pa rin ang mga titig kay Marco. Batid ko ngayon na hindi ka pangkaraniwan, Marco. Alam kong matagal ka na sa larangan na ito, ngunit hindi pa rin ako magpapatalo sa iyo. Ang sagot naman itong si Marco, alam mo, Kid Rapido, matagal na akong lumalaban sa underground fighting dahil ito ang kinalakihan ko at kinagisnan. Kaya sanay na ako sa mga ganitong uri ng labanan at tatapusin na kita sa round na ito. Ngayon, ipamukha ko sa iyo ang lahat ng mga pinagsasabi mo. Sa isip naman itong si Kid Rapido, alanganin na ngayon ang kanyang kalagayan na pinsala na ang kanyang isang tagiliran nang matamaan ito kanina ni Marco. Ramdam pa rin kasi niya hanggang ngayon ang pananakit nito. Pero bahala na, basta hindi siya magpapatalo ngayon sa kanyang karap. Nang akmang lalapit na itong si Marco, mabilis na nagbitiw ng jab itong si Kid Rapido. Sunod-sunod ang mga ginawang jab nito habang umaatras at umiikot kay Marco. Wika nitong si Marco, hindi uubra ang mga estilo mong iyan, Kid Rapido. Kung sa ibabaw ng tunay na ring, maaaring oo. Pero dahil nasa underground fighting tayo, walang kwenta ang mga pinaggagawa mo. At pagkatapos, biglang gumulong itong si Marco papalapit kay Kid Rapido. Nagulat pa nga itong si Kid Rapido sa ginawang iyon ni Marco at hindi niya inaasahan ito. Huli na, bago ito makatras pa. Nang makatayo itong si Marco, agad na iniharang niya ang kanyang isang paa sa bandang likuran itong si Kid Rapido para hindi na ito makatras pa. At biglang yumuko itong si Marco. Pagkatapos, nagpakawala ito ng isang malutong na suntok. Punteriya ang sikmura nitong si Kid Rapido. Agad naman na yumuko itong si Kid Rapido at isinangga ang kanyang dalawang mga braso.
Ngunit nakasunod agad ang isang pagsiko nitong si Marco na gamit ang kanang kamay. Punteriya ang ulo nitong si Kid Rapido. Dahil sa bilis ng mga ataking iyon ni Marco, hindi na iyon nailagan pa ni Kid Rapido. Nang tamaan ito sa kanyang sentido, agad na nandilim na ang paningin nitong si Kid Rapido. Nawalan ito ng malay habang nakatayo pa. May tumalsik ng dugo galing sa bibig nito at ilong. Kaya alam ni Marco na wala nang malay itong si Kid Rapido at wala na itong maibuga pa. Wika nito. Bago ka bumagsak ng tuluyan, Kid Rapido, tanggapin mo muna itong huling atake ko bilang kabayaran mo sa ginawa mo kay Buddy. At isang suntok na looping galing sa kanan nitong si Marco ang tumama kay Kid Rapido. Sapol ito sa panga, kaya tumalsik pa ito ng 3 metro bago ito tuluyang bumulagta. At hindi na ito gumagalaw pa. Ang grupo nitong si Kid Rapido na nasa gilid ng luna, nagtakbuhan na ang mga ito papunta sa kanilang fighter at agad na tinulungan nila ito. Ang mga taong sigaw ng sigaw simula kanina pa, biglang natahimik ang mga ito nang makitang hindi na gumagalaw pa itong si Kid Rapido. May isang kasama itong si Kid Rapido na itinulak itong si Marco at wika pa nito. Mag-iingat ka sa paglabas mo sa lugar na ito. Habang matalim itong nakatitig sa kanya, ilang sandali, wika naman itong si Coach Miray kay Marco. Sumama ka sa akin, bata. Binabati kita sa pagkapanalo mo. Ikaw pa lamang ang unang nakakatalo kay Kid Rapido sa boxing man o sa mga labanan dito sa labas. Pagkatapos mong makuha ang napanalunan mo ngayon, pakiusap, bata. Umalis ka na agad sa lugar na ito sa mas lalong madaling panahon. At ilang sandali lamang nang maibigay na ni Coach Miroy kay Marco ang napanalunan itong pira, sinamahan agad niya ito doon sa kabilang bahagi ng lugar para paalisin na agad itong si Marco. Alam ng coach ni Kid Rapido ang masamang binabalak ng mga kasamahan at kaibigan nito sa kanya. Kahit na coach at tumatayong manager itong si Coach Miroy kay Kid Rapido, tutol pa rin ito sa mga maitim na balak ng mga ito kay Marco. Ayaw nitong si Coach Miroy na sila ang magiging dahilan nang pagkabagsak ng isang papausbong na bagong boksidor. Ayaw nitong si Coach Miroy na sila ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pangarap ng isang baguhan. Tutol, at hindi sinang-ayunan nitong si Coach Miroy ang maitim na balak nitong si Kid Rapido. Ngunit wala siyang magagawa. Ang tangi niyang maitulong kay Marco, paalisin agad ito doon sa lugar. Nang makarating na ang mga ito doon sa likuran, wikang muli ng matanda. Umalis ka na agad, Marco. Bilisan mo. Dumaan ka dyan sa mga kakahoyan at diretsuhin mo lamang iyan. Makakarating ka na agad doon sa may kalsada. Sagot naman itong si Marco. Maraming salamat, Tandang Miroy. Aalis na po ako. Ngunit sa isip nitong si Marco, hindi naman siya natatakot kung sakaling may mga gagawin na masama ang mga kasamahan ni Kid Rapido sa kanya. Mas nakakabuti pa nga ito dahil mabigyan niya ang mga ito ng leksyon. Sinunod naman agad ni Marco ang bilin ng matanda. Sumuot na ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit habang papasok doon sa kakahuyan itong si Marco, agad pala siyang nasipat ng ilan sa mga kaibigan nitong si Kid Rapido. At sakay ng kanilang mga sasakyan, sinundan nila itong si Marco padaan naman doon sa may kalsada. Nang makita ito ni Marco, agad itong tumakbo sa unahan papalabas ng kalsada. Sa isip nito ngayon, pagbibigyan niya ang mga taong ito para magtanda. Ilang sandali lamang, huminto na din ang sinasakyan ng mga ito nang makita itong si Marco na papalabas na ng kakahuyan. Wika nung isa,
Dito na tayo. Papalabas na ang kalaban ni Rapido. Tandaan ninyo, huwag patayin ang isang yan. Baliin lamang natin ang kanyang mga braso. Iyan ang bilin sa akin ni Rapido. May bitbit na mga pamalo ang mga ito at nagsilabasan na sa kanilang sinasakyan. Anim ang lahat ng mga ito. At paglabas nitong si Marco doon sa kakahuyan, huwi ka agad ng isa sa mga kaibigan ni Kid Rapido. Mabuti at hindi mo na kami pinagod pa, bata. At ikaw na mismo ang lumapit sa amin. Tingnan natin na ngayon ang tapang mo. Sagot naman itong si Marco. Ako ang hinahabol ninyo, hindi ba? Mas maganda nga kung ganon. Dahil bigyan ko kayo ngayon ng isang leksyon na hinding-hindi nyo makakalimutan sa tanang buhay ninyo. Uwi ka nung nasa likuran. Boss Akil, mukhang masyadong napakatapang ng binatilyong ito. Ano pa ba ang hinihintay natin? Suminyas agad ang umaktong namumuno sa mga ito at pagkatapos sumugod na ang anim kay Marco. Dala ang kanilang mga pamalo. Hinampas agad nung isa itong si Marco. Ngunit agad naman itong napayuko. At pagkatapos, nagpakawala ang binatilyo ng dalawang mga pagsapak. Hindi na nakakailag ang isang nasa unahan dahil sa bilis ng mga galaw nitong si Marco. Dalawang tama sa panga nito. Agad na tumalsik ang mga dugo galing sa bibig nito. Basag ang panga ng lalaki nang bumagsak ito sa lupa at hindi na ito gumagalaw pa dahil nawalan na ito ng malay. Habang ang isang nakasunod, sinalubong ito ng sapak ni Marco sa may sikmura. Agad itong napanganga at napangasab. Napabuga ito ng hangin at hirap ng makahinga. Isang suntok ang binitiwan pa ni Marco na tumama naman sa liig nito. Rinig pa nga niya ang paglugutok ng liig nito na parang mayroong nadurog na buto. Agad itong natumba sa lupa at maraming dugo ang tumagas sa bibig. Sabay na pumalo naman ang dalawa pa. Isang sipa ni Marco doon sa dibdib ng isa. At pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng isa pa at sinuntok niya ng dalawang beses ang braso nito na may hawak na pamalo na nagiging dahilan para mabali ang mga buto nito sa braso. Napahiyaw agad ito sa sakit at napatakbo pabalik doon sa kanilang sasakyan. Matapos na gawin iyon ni Marco, dinamba na siya ng isang tinamaan niya sa may dibdib na nakatihaya na sa lupa at makailang beses na pinagsasapak sa mukha hanggang sa tumalsik ang mga ngipin nito, dala ang mga dugo hanggang sa mabasag ang panga ng lalaki at nawalan na ito ng malay. Napatigil na lamang si Marco nang hampasin na naman siya ng dalawa pa. Gumulong itong si Marco at pagkatayo, agad na nagpakawala ng mga pagsipa. Nakailag naman ang dalawa sa mga ito at kahit na nakita na nila kung paano pinabulagta ang apat nitong mga kasamahan ni Marco, hindi pa rin nadala ang mga ito. Patuloy pa rin na umaatake at nagpakawala ng mga paghampas. Yumuko itong si Marco at siniko ang tuhod ng isa. Napahiyaw agad ito dahil sa naramdamang sobrang sakit at pagkatapos pinatamaan ng ulo ang isa sa panga. Napayangad agad ito at may dugo ng tumalsik galing sa bibig ng lalaki. Pagkatapos, pinatumba na ito ni Marco ng tuluyan nang tamaan ng isang pagsiko sa liig. Agad itong nabuwal at nawala ng malay. Habang ang isa, kahit na umatras na ito, hindi na ito nakatakas pa kay Marco dahil nagpayuko-yuko na ito papunta sa kanya at nagpakawala ng apat na mga magkakasunod na mga mabigat na pagsuntok. Malakas at pamatay na mga atake ang mga iyon ni Marco at napakabilis pa nito
na sa loob lamang ng 2 segundo na bitiwan niya ang 4 na mga magkakasunod na mga pag-ataking iyon. Tagiliran at ulo ang tinamaan nito. Kaya para itong tinibag na puno ng saging nang bumagsak ito sa lupa. Ilang sandali pa, nag-iiyak na ang isa na nabalian ng braso. At habang papalapit itong si Marco, lumuhod na ito sa lupa at nagmamakaawa. Wika ni Marco, "Kanina ang tapang-tapang ninyo. Ngayon, para ka ng bata na umiiyak. Ito ang tandaan mo, Manong. Sabihin mo sa kaibigan ninyong si Kid Rapido na kahit saan, kung gusto niyang muling lumaban, kakasa ako. At sa susunod namin na pagkikita at paglalaban, hindi na sa ospital ang bagsak niya, kundi sa sementeryo. At iyan din ang sasapitin sa inyo kung makita ko pang muli ang pagmumuka ninyo. At pagkatapos walang sabi-sabing umalis na itong si Marco doon sa lugar. Dahil nasa kalsada ang mga ito, makalipas ang ilang mga minuto, may napadaan doon na sasakyan at gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakitang mga nakabulagtang mga katawan ng mga kalalakihan at walang mga malay. Habang ang isa, pautal-utal na ito na humingi ng tulong. Makalipas ang ilang mga minuto nang mapag-alaman ito ni Tatay Miroy, kinikilabutan ito sa katawan. Nakakatakot na ang lakas ng binatilyong iyon sa kanyang isip. Hindi biro ang magpabagsak sa 6 na mga katao na may dalang mga pamalo. 4 sa mga ito ang nadala sa ospital, habang sa klinika naman ang bagsak ng 2 at kinagamot. Makalipas pa ang ilang mga minuto, pagdating doon itong si Marco, nagulat pa nga sina Basil at Riba nang makitang may mga kakaunting tilamsik ng dugo sa suot na damit nitong si Marco. Wika nitong si Basil, "Marco, maaari mo nang sabihin sa amin ngayon kung saan ka nang galing at ano ang pakay ng lakad mo." Yumuko itong si Marco, umupo, at pagkatapos, sinabi na ito kay Basil at Riba ang kanyang lakad. Gulat na gulat ang mga ito nang marinig ang mga sinasabi nitong si Marco at namangha din sa ipinakitang tapang ni Marco. Wika nitong si Riba, "Kung ganon insan Marco, natalo mo na sa isang labanan si Kid Rapido." "Oo Riba, pinatumba ko na ang hambog na iyon at tiyak kong nagsisisi na ito ngayon sa kanyang kahambugan. At hindi lamang si Kid Rapido ang aking pinatumba, pati na rin ang kanyang mga kasamahan na sinubukan akong pagtutulungan. Patawarin ninyo ako, Tio Basil, Riba, kung hindi ko ito sinabi agad sa inyo kanina. Ayaw kong mag-alala kayo sa aking laban." At pagkatapos, umasok na doon sa loob ng kwarto itong si Marco. Napatitig na lamang sina Riba at Basil kay Marco. Wika nitong si Riba, "Mukhang nagiging katulad na ni Tio Badong si Marco, Tio Basil. Kakaiba na ang talim ng kanyang mga mata." "O Riba, ganun talaga. Sa ating angkan, walang magpapatalo kahit na buhay pa ang nakataya. Sigurado akong sa ginawang iyon ni Marco, magtanda na ang mga ito. Ngunit kailangan pa rin natin na mag-ingat. Baka balikan pa si Marco ng mga kaibigan ni Kid Rapido." Sa gabing iyon, kinausap ni Manong Agustin itong si Marco. May balak daw ang pamunuan ng WBC na isabak nila itong si Marco sa isa ring Pinoy na may nakatukang laban sa darating ng buwan ng Agosto. Itong si Sino alias Damask. Lalaban ito sa darating na Agosto ng isang title belt sa featherweight division. Kaya maglalaban ang mga ito sa mas mataas na timbang. Ngunit dahil nga matangkad itong si Marco na nasa 5 talampakan na ngayon at 8 pulgada, madali nilang abutin ang ganitong timbang
kailangan na lamang nadagdagan ang laki ng katawan nitong si Marco. Pero tinanong ni Manong Agustin itong si Marco kung okay ba sa kanya na aakyat ng timbang para labanan ang sinasabing si Saino. Alam nilang gagawin lamang na panaba sa record nitong si Saino itong si Marco. Ngunit kapag matalo ito ni Marco, maaaring mas umangat pa ang kanyang standing dahil bibigatin ang kanyang makakalaban. Nang marinig ito ni Marco, walang pagdadalawang isip na sumang-ayon agad ito sa sinasabi ni Manong Agustin. Kaya kinabukasan, agad nang sinimulan ang training ng mga ito kasama sina Basil at Manong Turil. Isang buwan na lamang kasi ang nalalabi at darating na ang bakbakan nila. Ang tunay kasing makakaharap sana nitong si Saino at isa ding top contender sa bansa. Ngunit napilayan nga ito sa ginawang pagsasanay. Kailangan nilang makahanap ng pamalit. At itong si Marco ang nakita nila. Walong panalo meron itong si Saino. Walang talo. At anim sa kanyang mga panalo, tinapos niya sa pagkatumba. Sa isip nitong si Marco, ito na ang kanyang pagkakataon para mas makikilala at umangat ang standing. Puspusan ang ginawang pagsasanay ng grupo nila ni Marco. Pinag-aralan din nila ang mga galawan nitong si Saino. Mabilis kasi ang pag-angat nitong si Saino dahil dalawang mga title contender ang tinalo nito. Mga bibigating boksidor ang tinalo nitong si Saino. Kaya agad itong nabigyan ng pagkakataon. Magaling din naman ang batang ito. Maparaan kung lumaban at magkakasama ang liksi at lakas. Sa nakita nitong si Basil sa mga nagiging laban ni Saino, wika nito. Ngunit sa tingin ko, mas magaling pa rin si Marco. Kung makakita ng pagkakataon si Marco, sa loob lamang ng isang round, mapatumba na niya itong si Saino at manalo si Marco ng isang knockout. Araw-araw nang nagsasanay si Marco, mayroon din silang tagapag-alaga ng mga pagkain ni Marco para maabot nito ng tama ang timbang na ninanais. Sumasama na din itong si Riba kay Marco at ito pa ang nagiging sparring mate ni Marco sa loob ng ring. Mas maganda kung si Riba dahil malakas at magaling ang batang ito. Makakasabay ito sa bilis at lakas ni Marco. Lumipas ang mga araw. Dumating na ang araw ng kanilang hinihintay. Kasalukuyang nasa loob ng kwarto itong si Marco. Naghanda ng mga gamit na madala at nagdarasal para sa kanyang mga hawak na mutya at para manalo na rin ng impresibo sa laban nito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagbiyahe na ang grupo nila ni Marco. Ang pagdausan ng kanilang laban ay isa sa kilalang malaking hotel sa siyudad ng lugar na iyon. Kasama niya ang buong grupo ni Manong Agustin para suportahan itong si Marco sa kanyang unang pinakamalaking laban. Kung tutuusin, wala sa kalingkingan itong si Marco kumpara kay Saino. Kung katanyagan ang pag-uusapan, mas kilala pa nga ito kay Binjo. Sabik na itong si Marco sa kanyang laban ngayon. Plano niyang madali ang patumbahin ang kanyang makakaharap na si Damask Saino. Mahigit sa isang oras din ang kanilang biyahe at narating na nila ang lugar. Dumiritso ang mga ito doon sa nakatukang kwarto at nakalaan para sa kanila. Uwi ka agad ni Manong Agustin. Mga walang hiya talaga ang mga namumuno sa pamunuan ng WPC dito sa atin. Tingnan mo itong kwartong ibinigay sa atin. Dahil ba sa hindi kilala si Marco, kaya ganito ang trato nila. Marco, ipakita mo ngayon sa kanila ang kanilang pagkakamaling pagmaliit sa iyo. Ngunit hindi na iyon pinansin pa ni Marco
agad na itong nagpapawis ng kaunti. Nagsimula na ang mga bakbakan. Nanonood muna doon sina Basil, Riba at ang ilang mga kasamahang boksidor para manonood doon sa mga bakbakan. Mamaya pa ang laban ni Marco. Dahil sa unang pagkakataon, sumabak na ito sa main event. Lumipas ang ilang mga bakbakan, nalalapit na ang laban ni Marco. At habang papalapit na ang kanyang laban, lalong kinakabahan na din ito at nasasabik ng sobra. Nang pumasok na itong si Manong Turrell at ibinalita na tapos na ang huling undercard na laban, ibig sabihin lamang, oras na ng laban itong si Marco. Bago lumabas ang mga ito ng kwarto, wika nitong si Basil, "Marco." Mas masahol pa ang mga fighter doon sa underground. Kaya alam kong kayang-kaya mo ngayon ang iyong kalaban. Pakiusap, patumbahin mo siya agad. "Oo, Tiyo Basil. Hindi ko paabutin ng ikalawang round ang aming labanan. Pangako ko ito sa iyo." Napangiti na lamang itong si Riba sa kanyang narinig. Alam niyang gagawin ni Marco ang lahat ng kanyang mga pinagsasabi. Para kasi itong si Badong, lahat ng mga lumalabas sa kanyang bibig ay gagawin at patunayan. Lumabas na itong si Basil at papunta na doon sa malawak na lugar kasama ang kanyang grupo at itong si Marco. Nang makapasok na doon itong si Marco, habang ipinakilala ang mga kartada nito, nakakabingi ang mga pagbubo ng mga tao sa kanya. Nakasunod naman sa kanya ang kanyang grupo. Halos lahat ng mga taong nanonood ay naniniwala na isang madaliang pagkapanalo lamang ito para kay Sino. Walang nakakakilala kay Marco. Alam ng lahat na isa lamang itong Chun-A fight para kay Sino, para sa kanyang nalalapit na malaking labanan at pampataba lamang sa kanyang kartada itong si Marco. Ngunit may ilan pa rin ang nasa loob ng arena ang naniniwala sa lakas nitong si Marco, tulad ng grupo nila ni Coach Miroy. At nang mapalingon itong si Marco doon sa kabilang gilid, nagtataka ito dahil nakangiti sa kanya itong si Coach Miroy at kasama pa nito sina Kid Rapido. Wika nitong si Coach Miroy, "Bata, alam kong mananalo ka. Pagbutihin mo." Napangiti na lamang din itong si Marco. Hindi pa rin ito makapaniwala at ang labis niyang ipinagtataka. Bakit kasama ng matanda itong si Kid Rapido? Ilang sandali pa, nasa loob na ng ring sina Marco, Basil, Riba, itong si Manong Agustin at Manong Torrel. Papasok na din itong si Sino na bibigatin ang mga kasama at malupitan ang ginawang pagpasok nito. Pati pa nga ang mga nagkabarid sa laban na iyon. Puro kay Sino ang kanilang panig. Ilang sandali lamang, kahit na parehong Pinoy ang naglalaban, may mga pakanta pa ng national anthem at pagpakilala doon sa mga bibigating mga tao at bisida, pati na rin sa mga boksidor na nanonood doon sa laban. Bago tinawag ng referee ang magkabilang panig, itong si Sino, kampante talaga ito na mananalo sa laban. Pangiti-ngiti lamang ito at kaway pa doon sa kanyang mga taghanga. Hindi nga siya tinapunan ng pansin. Pipitsugin ang tingin nito kay Marco. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsigawan na ang mga tao. May mga nagpupustahan pa nga ng palihim. Lahat ng mga ito ay pabor kay Marco. Itong si Riba, lihim din itong nakipagpustahan. Dahil nga sa dami ng mga naniniwala na manalo itong si Sino, malaki ang pirang na ilabas ni Riba. Ngunit malaki naman ang kanyang mapanalunan kung manalo itong si Marco. Ilang sandali pa, tinawag na ang dalawang boksidor
at matapos na maipaliwanag ng referee ang mga batas na dapat nilang sundin sa ibabaw ng ring. Hudyat na para simulan na ang kanilang bakbakan. Hindi mapakali si Manong Agustin at Basil. Aligaga ang mga ito. Nang mapang-abot sa gitna ang dalawang mga fighter, ganon pa rin ang laki ng kumpiyansa nitong si Saino at tiwala sa sarili. Agad itong nagbitiw ng mga jab at patakbo-takbo habang paikot kay Marco. Nagsisigawan na ang mga tao at isinigaw ang pangalan nitong si Saino. May mga sumisigaw pa nga na nagsasabing tapusin na agad ni Saino ang laban na iyon. May mga nilalait pa itong si Marco. Mas matangkad itong si Marco kumpara sa 5 talampakan at 6 na pulgada na taas nitong si Saino. Nanatiling matalas lamang ang mga mata nitong si Marco. Pausad-usad lamang ito habang sinusundan ang mga ginawang pag-ikot ni Saino sa kanya. Sa isip niya, kailangan niyang mapatama agad ang kanyang mga solidong suntok. Nang medyo magkalapit na ang mga ito, sumuntok itong si Marco ng isang straight, ngunit napakabilis ang naging tugon na counter hook nitong si Saino. Sapul si Marco sa panga na nagiging dahilan para mapagiwang ang kanyang mga tuhod. Sa isip ni Marco, napakabilis naman ng sagot nitong suntok. Ngunit kayang-kaya niya ang suntok na iyon. Bigla ang yumuko ito at nagpakawala ng looping at isang semi-uppercut na suntok. Sapul itong si Saino sa ibaba ng panga. Saktong-sakto ang suntok na iyon ni Marco at may diin. Pagkatama pa lamang ng suntok niya sa mukha nitong si Saino, agad nang nanlambot ang mga tuhod nito. Napakalakas kasi ng suntok na iyon ni Marco na mayroong pwersa pa galing sa kanyang mga tuhod. Agad na natumba sa luna itong si Saino na parang tinibag na puno ng saging. Kitang-kita ng lahat ng mga taong nanonood na hilong-hilo itong si Saino base sa mga mata nito, at nang subukan itong itukod ang isang kamay para makatayo sana, muli itong bumagsak. Indikasyon na sobra pa rin itong nahihilo. Nagsigawan agad ang corner nitong si Saino. Kailangan muna nitong magpahinga at saka na lamang tatayo bago ang bilang ng 10. Lahat ng mga taong nanonood, napatulala ang mga ito at natahimik. Nag-alala agad ang mga ito kay Saino. Hindi nila inaasahan na magiging ganon ang mangyayari. Wika agad ng karamihan na tsamba ang pagkatamang iyon. Sumisigaw pa nga ang mga ito na tsamba ang suntok na iyon ni Marco. Sabay-sabay at napakaingay, isinigaw din nila ang pangalan nitong si Saino para palakasin ang loob ng kanilang fighter. Napatitig itong si Saino sa kanyang coach. Kita pa rin sa mga mata nito ang pagkagulat sa kanyang pagkabagsak sa unang bisis ng kanyang karera. Ilang sandali, nakatayo pa naman ito. Ngunit halata ang pangangarag ng mga tuhod nito. Mayroon pang 30 mga minuto ang natitira at tamang-tama natapusin na ni Marco ang laban na iyon. Napapatayo na ang mga taong nanonood, pati sina Basil, Manong Agustin at ang buong grupo. Nagsisigawan na rin ang mga ito. Nang hudyat na para ipagpatuloy na ang kanilang bakbakan, alam sa sarili nitong si Marco na kaya na niyang patumbahin at tapusin ang kanyang kalaban ngayon. Biglang nagpayuko-yuko itong si Marco at papalapit na ito kay Saino. Gulat na gulat muli ang mga tao pagkakita nila sa galaw ni Marco. Dahil 4 na laban pa lamang ang nakatala sa record nitong si Marco. Ngunit sa kanyang mga galawan, halatang matagal na itong lumalaban. Napapaatras na itong si Saino at sumasandal doon sa lubid. Nanginginig pa kasi ang mga tuhod nito at hindi pa nakabawi sa pagkahilo. Nilapitan na ito ni Marco at binumba na
ang tagiliran ng kanyang kalaban. Hinihintay nito ang gagawing pagganti ng suntok ni Saino para maibitiw niya ang kanyang counter na atake. Napapayuko na lamang itong si Saino dahil sa mga ginawang suntok ni Marco. Sigaw ng sigaw pa rin ang mga taong nanonood. Kinakabahan na lalo ang mga ito sa kalagayan ni Saino. Nang medyo nakabawi na sa pagkahilo itong si Saino, nagbitiw ito ng ilang mga uppercut para sana mapaatras itong si Marco. Ngunit nang magbitiw ito ng isang hook, iyon na ang kanyang katapusan. Gusto sana nitong si Saino na makakuha ng momentum sa laban na iyon. Ang iniisip niya, hindi siya pwedeng matalo ng ganun-ganun na lamang. Ngunit sa pagbitiw niya ng hook, iyon na ang hinihintay ni Marco. Mabilis na nagpakawala itong si Marco ng isang short hook na counter na suntok. Sapul na sapul sa panga itong si Saino. Napakalakas at napakabilis ng hook na iyon ni Marco na mas nauna pang tumama sa panga nitong si Saino. Pagkatama pa lamang ng suntok ni Marco, agad nang bumulagta itong si Saino na parang nauupos na kandila. Tumalsik pa nga ang mouthpiece nito at may mga tumalsik na dugo galing sa bibig at ilong. Napatalo na nang tuluyan itong si Manong Agustin at nagsisigaw. Batid niyang sa tamang iyon, hindi na makakatayo pang muli itong si Saino. Nagtakbuhan na nga din ang corner nitong si Saino papasok ng ring para tulungan nila agad ito. Batid nilang nanganganig ngayon ang buhay ng kanilang alaga at fighter. Natahimik na lamang ang mga taong nanonood. Ngayon, alam nilang hindi tsamba ang mga tama ni Marco sa kanilang hinahangaan na boksidor. Kailangan nilang tanggapin na may mas magaling pa sa kanilang fighter at tanggapin na mayroon na namang umuusbong na mas malakas na boksingero. Ginulat ang buong mundo ng boxing sa panalong iyon ni Marco. Mas nakikilala pa nga ito ngayon kumpara kay Riba dahil ang kanyang tinalo ay dihamak na mas sikat at mas impresibo ang mga panalo. Ipinagbunye ng grupo nila ni Basil ang pagkapanalo nitong si Marco habang ang grupo nitong si Saino mabilis nang umalis doon sa arena ang mga ito para samahan ang kanilang boksingero na tuluyang dinala doon sa ospital. Uwi ka agad nitong si Basil. Magaling Marco, sikat ka na ngayon. Alam kong napanood ni Badong ang iyong naging laban at sobra kang ipinagmalaki ng aking kapatid. Ngunit sa mga sinasabing iyon nitong si Basil, may kasamang lungkot ang kanyang pananalita. Hindi alam kasi nitong si Marco na mayroong problemang kinakaharap ngayon ang grupo nitong si Badong. Pagkatapos na ma-interview itong si Marco, papunta na naman ang grupo nila doon sa isang marangyang kainan para simulan na agad ang kanilang pagdiriwang sa pagkapanalo nitong si Marco. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang kausap nitong si Badong sina Basil at Dr. Maki. Nandoon din itong si Tata Mac at Tiger para dumamay sa problema nila ni Badong. Isa sa mga malapit na fighter ni Badong at kasalukuyang nasa numero unong pwesto sa kanilang organisasyon na si Tata Lupe, na bihasa sa iba't ibang larangan ng pakikipaglaban, namatay dahil sa lason. Nakatira ito doon sa gusali ng kanilang organisasyon. Kaya batid ni Badong na ang mga kasamahan lamang nila ang pwedeng may kagagawan. May mga traidor sa kanyang mga kasama. At ang mas masakit pa, para sana kay Badong ang inuming may lason. Kaso nagmamadali itong si Badong at ibinigay lamang niya sa kanyang katabi na si Tata Lupi. Kaya ito ang nalason at namatay. Napakalakas ng lason na ginamit ng salarin. Sa sobrang pagtitiwala ni Badong
kamunti ka na siyang madali. Ngunit hindi pa rin ganun kadali dahil isa sa kanyang matalik na kaibigan ang nawala ng buhay at nasa loob ng kanyang pinamumunuan na organisasyon ang may salarin. Matapos na makapagpulong ang mga ito, sinimulan na agad nila ang kanilang mga pag-iimbestiga. Ngunit palihim na pag-iimbestiga dahil nasa paligid lamang nila ang tunay na salarin at malayang nakakagalaw sa loob ng gusaling iyon. Hindi pa nila alam kung sino ang mga ito at wala pa silang maaring mga taong mapaghihinalaan. Lahat ng mga taong nasa loob ng gusaling iyon ay mga pinagkakatiwalaan nitong si Badong. Kaya maaring isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan ang nag-traitor sa kanya. Kanya-kanyang misyon ang mga ito. Unang imbestigahan nitong si Bunit ay ang dalawang utusan nila na nagdala mismo ng inumin na iyon para kay Badong. Wika kasi ng mga ito. Kinuha lamang nila ang inumin doon sa lagayan at diritsong ibinigay ito kay Badong. Kaya wala din silang kaalam-alam kung may lason ba ito o wala. Ngunit wala silang maiisip na paraan kung saan magsisimula. Kaya ito ang plano nitong si Bonnet, habang si Badong naman ang mag-iimbestiga doon sa mga fighter na nakatira doon sa gusali. Sina Dr. Maki naman, kasama itong si Lala, ang mag-iimbestiga sa mga tauhan nila sa buong lugar na kasama nila. Sina Tata Mac naman ang lihim na mag-iimbestiga doon sa mga kasamahan nilang mga namumuno. Baka kasi mayroong mataas na opisyal sa organisasyon ang nagplano sa lahat ng ito. At tama nga itong si Badong sa kanyang hinala. Bago tuluyang namatay itong si Maestro, ilang taon na ang nakalipas, inihabili niya sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan na kasama ang paghiganti kay Badong at sa buo nitong pamilya. Kasama na nito ang pag-aalaga ng kanyang anak na si Kiko. Malawak ang sabwatan ng mga ito na nasa loob ng organisasyon nitong si Badong. Ang isa sa mga coach na nakapasok sa grupo nila ni Badong na si Manong Makmak ang nagplano sa lahat ng ito. May laging kasama ito na baguhang mandirigma itong si Malik. Kunwari ay nadiskubre ito ni Tata Mac sa isang bakbakan. Nakitaan ng potensyal kaya dinala doon sa organisasyon at isinali doon sa mga bakbakan. Nagpakita naman agad ito ng magandang laban. Lahat ng limang tinalo nito ay nadala doon sa ospital. Kakaiba din kasi ang galing at lakas nito. Sa taas na 6 na talampakan at 4 na pulgada, napakaliksi nitong kumilos at mayroong kakaibang lakas. Magaling ito sa 3 mga estilo ng labanan. Gamay na gamay na niyang gamitin ang mga ito, kaya napakahirap na itong talunin. Ngunit ang buong katotohanan, ilang taon na nila itong sinanay para siya mismo ang pumatay kay Badong, Basil at Dr. Maki. Kasama din at kasabwat ng mga ito ang dalawang fighter na nasa itaas ng mga listahan, ang kasalukuyang 4 na pwesto na si Baco at ang 7 naman sa kanila itong si Ruby. Magagaling din ang mga ito at sunod-sunod ang mga nagiging panalo. Habang mayroon pang mga kasabwat ang mga ito na 2 kusinero at 6 na mga utusan doon sa gusaling iyon, may mga ilang gwardya pa na kasabwat ang mga ito. Kaya solido ang kanilang mga plano. Kaya nga naipuslit nila ang laso na iyon dahil sa 2 kusinerong kakampi nila. Kadalasan kasi sinalala ang maghanda sa pagkain ni Badong sa araw lamang na iyon nakalusot ang mga ito. Ilang beses na nilang pinagtangkaan ang buhay ni Badong, pati na rin kina Bunit at Dr. Maki. Ngunit nahihirapan sila
dahil sa mga kasama ng mga ito. Kasalukuyang nagpupulong na sina Manong Makmak, kasama sina Ruby at itong si Bako. Nasa silid ang mga ito ng isang kwarto. Wika nitong si Manong Makmak. Ngayon na nangyari na ang mga ganito. Kailangan na natin ng dubling ingat. Hindi na muna tayong mag-uusap ng ilang mga linggo. Ako na lamang ang gagawa ng paraan para maiparating ko sa inyo ang ating mga plano. Habang nagkagulo pa ang mga ito, maaari din tayong makagawa ng plano at makakita tayo ng pagkakataon para mapatayin natin isa-isa ang mga ito. Simula ngayon, hindi na muna tayong mag-uusap. Hindi natin pag-usapan ang mga bagay na ito. Batid kong nag-iimbestiga na ang mga ito sa lahat ng mga taong nakatira dito sa gusali. Kaya kailangan natin natalasan ang ating mga pakiramdam. Nakiusap itong si Badong sa pamilya nitong si Tata Lupi na doon na nila sa gusaling iyon ilalamay ang bangkay ng matanda. May mga gagawin lamang itong si Badong para mabuo ang kanyang mga hinala. Ipinakalat ni Badong na aksidente lamang ang lahat para magiging kampante ang mga salarin. Unang araw ng lamay, maraming mga bisita ang nandoon. May mga fighter na galing sa kabilang organisasyon. May mga kilalang tao din ang nandoon sa lamay. Lihim na nagmanman itong si Badong sa lahat ng mga taong nandoon. Sa kanyang pagnilay-nilay, sa lahat ng mga tao sa gusaling iyon, apat sa mga ito ang hindi pa niya masyadong kilala ang pagkakilanlan. Dalawa sa mga kusinero at dalawa sa mga fighter. Ngunit sa hinagap, hindi pumasok sa kanyang isipan na maaaring si Manong Makmak ang nagpasimuno at nagplano sa lahat ng ito. Unang-una kasi, bukod sa matagal na itong nasa organisasyon, sobrang bait pa nito sa kanila. Baguhan pa lamang sina Badong, nakikita na nila itong si Manong Makmak na nandoon sa organisasyon nila ni Tata Mak. Lihim na minanmanan ni Badong ang dalawang kusinero nila doon sa gusaling iyon. Hanggang sa makita niyang lihim na nag-uusap ang mga ito doon sa isang sulok. Wala nang ibang tao doon sa unang palapag doon sa may lutuan. Dahil makikita naman agad ng mga ito kung sakaling may papasok doon, kaya kampanti ang dalawa na makapag-usap. Ang hindi nila alam, kanina pa nandoon sa kusina itong si Badong. Malawak ang kanilang lutuan dahil na rin sa dami ng mga taong nakatira doon na pakakainin ng mga ito. Nagtatago itong si Badong doon sa lagayan ng mga ito ng kanilang mga gulay na lulutuin. Kaya walang kaalam-alam ang dalawa na nakikinig itong si Badong sa kanilang usapan. Rinig na rinig ni Badong ang pag-uusap ng mga ito at hindi siya makapaniwala na ang dalawang matagal nang nanilbihan sa kanila ay mga traidor pala. Ngunit kailangan pa na malaman ni Badong kung sino pa ang mga kasabwat ng mga ito sa loob ng gusali. Batay kasi sa pag-uusap ng dalawa, may kinikilalang pinuno pa ang mga ito na nasa gusaling iyon. Nagpatuloy sa pakikinig itong si Badong, ngunit naputol ang pag-uusap ng dalawa nang mayroong pumasok doon sa may kusina. Mabilis na bumalik ang mga ito doon sa kanilang pwesto at ipinagpatuloy ang mga ginagawa. Ilang sandaling nag-iisip itong si Badong, kailangan niyang makausap ang dalawang ito. Nang makabalik na itong si Badong doon sa kanyang kwarto, ipinatawag nito sina Basil at Dr. Maki. Pinulong agad ang mga ito ni Badong at sinabi ang kanyang natuklasan. Ngayon, may papuntahan na ang kanilang pag-iimbestiga.
balak nilang kausapin ang dalawang kusinero at pilitin ang mga ito na magsabi ng katotohanan. Doon sa ikalawang palapag, doon sa isang malaking kwartong ginawa nilang silid pulungan, nandoon itong si Badong, nakahintay. Ipinatawag nito ang dalawang kusinero. Kunwaring may ipapaluto ito para sa mga darating na bisita. Pagdating ng dalawa doon, mabilis na isinirado nitong si Dr. Maki ang pintuan. Kaya gulat na gulat ang dalawa at napatitig agad sa kanila. Wika agad doon sa isa na halatang nanginginig na ang buong katawan sa takot. Ano ang ibig sabihin nito, Panginoong Maki, Panginoong Bunit at Badong? Lumapit na si Badong sa kanila na nangangalit na ang mga bagang dahil sa galit. Wika nitong si Badong. Bigyan ko pa kayo ngayon ng pagkakataon na mabuhay. Kapag hindi kayo magsasabi ng katotohanan, ipapakain ko ang mga katawan ninyo sa mga malalaking aso na nasa baba. Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang pag-uusap ninyo doon sa may kusina. Kaya huwag niyong subukan na magsinungaling ngayon sa akin. Ngayon, nais namin na malaman kung ano ang nagiging dahilan sa plano niyong paglason sa akin. Sino ang nag-utos sa inyo? Mas lalong nangangatal na ang bibig ng dalawa sa takot at halos hindi na makapagsalita ang mga ito. Kinuha ni Bunit ang dala nitong punyal. Wika din ito. Kung marapatin mo ba dong, ako na ang papatay sa dalawang ito. Nadamay pa si Tata Lupi na walang kasalanan sa mga demonyong ito. Gustong gusto ko nang gilitin at putulin ang mga liig ng dalawang traidor na ito. Kaya nagsasalita na ang dalawa. Hindi na nila nakayanan ang kanilang naramdaman na sobrang pagkatakot. Detilyadong ikuininto ng dalawa ang kanilang mga kinalaman sa sindikato nitong si Manong Makmak. Simula sa kanilang pagpasok sa grupo nila ni Badong hanggang sa kasalukuyan. Mas lalong nagulat sila Badong sa ibinunyag ng mga ito na ang kanilang pinuno ay itong si Manong Makmak. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sinasabi ng dalawa. Wika nitong si Dr. Maki. Ano na ngayon ang susunod natin na plano, Badong? Sabihin ninyo kay Manong Gabriel ang lahat ng ito, Maki. Dapat na walang makakatakas sa kanila at hindi makakalabas ang mga ito ng gusali. Bunit, sabihin mo sa iba nating mga kasamahan na pumasok na muna ang mga ito sa kanilang mga kwarto at huwag lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Pati na rin ang iba pa natin na mga tauhan at utusan. Harangan nila ni Manong Gabriel ang buong paligid ng gusaling ito para wala nang matatakasan pa ang mga demonyong ito. Ang lahat ng mga fighter, maliban doon sa dalawang mga kasabwat nila ni Manong Makmak, isama na din ang mga ito. Papapasukin na ang mga fighter doon sa unang palapag sa mga kwartong nandoon. Dahil ngayon, sisimulan na natin ang paglilitis sa mga demonyong ito. Hindi na din nila pinayagan na makalabas pang muli ang dalawang kusinero nila ni Badong. Ginapos nila ang mga ito doon sa silid at pinabantayan ng iilang mga tauhan nila. Planado na ang lahat at nakahanda na ang mga ito. Nang lumabas na sina Badong, Dr. Maki at Bunit, agad nilang sinuyod ang buong gusali. May dalang pamalo itong si Bunit. Sa unang palapag naman, doon sa likuran na kaantabay, sinalala kasama ang kanilang mga tauhan para masigurado na hindi na makakatakas at makalabas ang mga traidor. Makalipas ang ilang mga minuto, nagtataka na sina Manong Makmak
Dahil sa sobrang katahimikan, nasa ikatlong palapag kasi ang mga ito, samantalang ang mga fighter nasa ikalawang palapag. Sinirado na nila ni Badong ang pasukan papunta ng ikatlong palapag. Itong si Dr. Maki ang nagbabantay sa pintuan habang sina Bunit at Badong ang papunta doon sa kwarto nila ni Manong Makmak. Ngunit doon pan lamang sa daraanan, papunta doon sa mga kwarto ng ikatlong palapag, nakakasalubong nila itong si Manong Makmak. Wika ng matanda sa kanila. Oh, Pinunong Badong, nasaan na ba ang mga tao dito sa itaas? Bakit napakatahimik? Ilang sandali muna bago sumagot itong si Badong, naninikip ang kanyang dibdib dahil sa galit sa matanda. Makalipas ang ilang mga segundo, wika nitong si Badong. Pinababa ko silang lahat, Manong Makmak, dahil may gagawin kami dito sa ikatlong palapag. Ililigpit lamang namin ang mga kalat. Takang tanong nitong si Manong Makmak. Ha? Ano bang mga kalat ang ililigpit ninyo dito sa ikatlong palapag? Araw-araw, may naglilinis sa bawat palapag, hindi ba? Mali, Manong Makmak. Ang ibig kong sabihin, ililigpit namin ang mga traitor na gustong pumatay sa akin, ang gustong lumason sa akin, at napunta ito kay Tata Lupe at siya pa ang nabiktima. Sa narinig nitong si Manong Makmak, parang nabulunan ito at hindi makapagsalita. Ngunit nagawa pa rin itong magiging kalmado. Sagot ng matanda. Mukhang mayroon kang gustong ipahiwatig sa mga sinasabi mong iyan, Pinunong Badong. May mga pinaghinalaan na ba kayo? Sagot naman itong si Badong. Hindi basta pinaghinalaan lamang, Manong Makmak. Nagsalita na ang dalawang kusinero na inutusan para magdala ng lason na papatay sana sa akin. At may mga nakuha na din kaming mga buti ng lason doon sa isang kwarto sa baba. Doon sa kwarto mo. Habang nandirito ka sa ikatlong palapag, pilit na binuksan namin ang iyong kwarto at nakita namin ang mga ebidensya doon. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan pa, Manong Makmak. Tumawag na rin sa amin sina Tatamak at Tiger na dati kang tagapag-alaga ni Maestro. Sa ginawa ninyo, walang kapatawaran ang lahat. Hindi katanggap-tanggap ang gagawin ninyong pagsuko kung sakali. Dahil buhay ang inutang ninyo, kaya buhay din ang maging kabayaran. Matapos na mailigpit ang iyong buhay at nang kasama mong mandirigma, isusunod namin ang buhay ng dalawang mga fighter na nasa ikalawang palapag. Sa narinig, dito na yumuko itong si Manong Makmak at pagkatapos tumawa. Sa kanyang isip, wala nang dahilan para magsinungaling pa. Alam na ng grupo ni Badong ang pagiging traitor nila. Napamura din itong si Manong Makmak. Nagiging pabaya ang kanyang mga kasabwat na dalawang kusinero. Kaya nahuli ang mga ito. Wika ni Manong Makmak. Pinunong Badong, Bunit. Tutal, hindi na kami makakawala pa. Hayaan niyo kaming makakalaban sa inyo. Dalawa kayo. Dalawa din kami. Hindi ba? Di ba mas nakakasabik ang mga bagay na iyon? Ang kasama ko na si Malik ay sinanay ng ilang taon sa pakikipaglaban para siyang papatay sana sa inyo. Malik, lumabas ka na dyan. Utos ng matanda sa kanyang mandirigma, ilang sandali, nakita nilang lumabas na din ito at titig ng titig sa kanilang dalawa. Wika nitong si Bunit. Mukhang makapagpapawis na din tayo ngayon, kaibigang Badong.
Huwag kang magiging kampante, Bunit. Kahit na matanda na si Manong Makmak, tulad ni Tata Mak, kakaiba pa rin ang kanyang liksi at galing sa labanan. Ako na ang bahala sa matandang ito, kaibigang Badong. Gustong gusto ko na rin na durugin ito sa aking mga kamay. Wikang muli nitong si Manong Makmak nang makalapit na itong si Malik. Malik, ito na ang pagkakataon na hinihintay natin. Bakit pa ba tayo mag-aksaya ng oras sa kakahanap ng pagkakataon na mapatay ang mga ito? E siya na ang lumalapit at humamon sa atin. Patayin mo si Pinunong Badong at ako naman ang bahala sa kanyang kanang kamay na isang buntot. Humanda na ang dalawa habang itong si Badong walang anumang naglalakad na ito papunta doon sa fighter nitong si Manong Makmak na si Malik. Sumunod naman agad itong si Bunit at binitiwan na ang dalang pamalong tubo. Wika nitong si Manong Makmak. Ganyan nga, Bunit, bitiwan mo ang hawak mong pamalo. Hindi ako aso para dalhan mo ng ganyang bagay. Ipakita mo ngayon sa akin ang galing mo. Dahil kung makakita ako ng pagkakataon, babaliin ko ang dating mga pinsala mo sa iyong mga braso. Napakadaldal mo, Tanda. Pagbayaran mo ngayon ang kamatayan ni Tata Lupi. Wika nitong si Bunit at pagkatapos biglang umataki na ito. Sunod-sunod nang nagpakawala ito ng mga pagsipa. Hindi na nagulat itong si Bunit nang walang anumang naiiwasan itong si Manong Makmak ang kanyang mga atake. Gamit ang lumang estilo ng karate ng mga sinaunang Tsino, mapinsala ang mga daliri nitong si Manong Makmak. Kaya nitong mag-iwan ng sugat sa bawat tatamaan. Kaya sobrang nag-iingat itong si Bunit. Alam niya ang kapasidad nitong si Manong Makmak. Habang itong si Badong, napakabilis na nitong sinugod itong si Malik. Agad itong nagpakawala ng mga pagsapak. Sunod-sunod na inatake nitong si Badong ang mandrigmang si Malik. Mabilis din itong umiilag sa mga ginagawang pag-atake ni Badong. Tulad nga ng wika nitong si Manong Makmak, ilang taon na sinanay itong si Malik sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Kaya bihasa na din ito. Nasasangga niya ang mga suntok ni Badong gamit ang kanyang mga braso. Ngunit tumilapon pa rin ito at tumama ang likod doon sa pader na siminto. Marami nang naririnig na mga kwento itong si Malik tungkol sa lakas at galing nitong si Badong. Ngunit kahit minsan, hindi pa niya ito nakitang lumalaban. Kaya masyado siyang kampante. Kahit na hindi siya direktang tinamaan ng mga suntok nitong si Badong, tumilapon pa rin ito at sobrang nayanig ang kanyang buong katawan. Galit na rin itong si Badong. Kaya habang hindi pa nakahuma itong si Malik, agad na niya itong sinugod muli. Maagap naman itong si Malik. Mabilis itong pumosisyon. At nang makalapit na itong si Badong, inaabangan niya ang gagawin nitong pagsuntok para maibitaw sana ang mga counter na atake. Ngunit sa isang iglap, naramdaman na lamang niya ang pagtama ng isang rumaragasang suntok sa kanyang panga na para siyang tinamaan ng isang pagbayo ng maso. Gulat na gulat itong si Malik. Inaabangan niya ang gagawin na suntok nitong si Badong. Ngunit bakit hindi niya nakita ang paparating na suntok? Napaigik na lamang siya nang tamaan siya nito. Nandilim ang lahat kay Malik at agad na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napaluhod na ito sa sahig at ramdam niya ang pinsala sa kanyang panga. Batid niya agad na nabasag ang kanyang panga. Grabing lakas ang suntok na iyon ni Badong. At sobrang napakabilis. Ramdam ni Malik ang sakit sa kanyang pinsala sa panga.
Ngunit hindi pwede siyang matalo ng ganon-ganon na lamang kadali. Ilang taon siyang nagsasanay para matalo lamang sa isang suntok. Mabilis na dinakma ni Malik ang mga paa nitong si Badong. Ngunit napakabilis na umigpaw itong si Badong at nagpakawala ng sipa. Ito na ang sinamantala nitong si Malik. Dahil mas pinagtuunan nito ng pansin ang grappling, mas mabilis ang mga kakayahan nito kung paano mapatumba ang bawat makakalaban. Hinagip na niya itong si Badong sa may biwang habang tinisod ang isang paa. Nahihilo pa itong si Malik, ngunit sanay na ito sa mga ganitong labanan. Kaya niyang gumalaw at tantsahin ang kanyang mga kilos kahit na nahihilo pa. Matagumpay na naitumba niya itong si Badong at tinamaan pa niya ito ng isang pagsiko sa ulo. Ngunit biglang napatigil ang mga ito. Nagtataka itong si Malik kung bakit hindi patuluyang bumagsak sa sahig itong si Badong. Wika nitong si Badong na sa mga pagkakataon na iyon, nakatukod na ang isang kamay sa sahig. Sinanay Kakamo ng ilang taon para magiging ganap na mandirigma at siyang papatay sa amin. Hilaw ka pa bata, maraming mga taon pa ang bubunuin mo para lamang maabot ang aming kinatatayuan ngayon. At kahit na tumanda ka pa, hinding-hindi mo ako matatalo. Biglang umigpaw itong si Badong gamit ang pwersa ng isang kamay na nakatukod doon sa sahig at napunta agad ito sa likuran nitong si Malik. Niyakap ito ni Badong at pagkatapos ibinalibag sa pader na siminto. Lumalagabog pa nga ang katawan nito pagkatama doon sa pader. At bago pa makatayo itong si Malik, isang malutong na suntok ang binitiwan nitong si Badong na tumama sa ulo nitong si Malik. Tumalsik pa nga ang mga dugo nito galing sa tainga, bibig at ilong. At agad itong nawala ng malay. Napadilat ang mga mata nitong si Manong Makmak nang makita niya ang mga kaganapan na iyon. Hindi ito makapaniwala na gano'n na lamang tinapos ni Badong ang kanyang alagang mandirigma. Napasigaw na ang matanda at mabilisang pinulot ang binitiwan kanina ni Bunit na pamalong tubo at sinugod nito si Badong. Ngunit bago niya ito maabot, biglang dinamba na din ito ni Bunit. Nagpagulong-gulong na ang dalawa at ilang sandali pa na pilipit na ni Manong Makmak ang kamay ni Bunit at balak sanang ibagsak ito doon sa sahig. Mga kaugalian at istilong ginagamit ng mga matatandang mga mandirigma noong unang panahon, katulad ng istilong ginagamit na kalimitan ni Tatamak. Ngunit may pinsala na sa balikat itong si Manong Makmak dahil sa laban nila kanina ni Bunit. Kaya hindi na masyadong pwersado ang mga galaw nito. Nagawa ni Bunit na mailusot ang isang paikot na sipa na tumama sa sikmura nitong si Manong Makmak na nagiging dahilan para mapaluhod ito sa sahig at mapabuga ng dugo. Agad na sinundan ito ni Bunit ng isa pang sipa para tuluyan ng patulugin ito. Ngunit kahit sa kalagayan ni Manong Makmak, nagawa pa nitong mahawakan at maibalya itong si Bunit. Napabilib din ang dalawang magkaibigan sa galing ng matanda. Ngunit dahil nga kulang na ito sa lakas, nagawa nitong si Bunit na maitukod ang kanyang kamay at pagkatapos nagpakawala ng sipa. Sa pagkakataon na ito, tumama ito sa panga nitong si Manong Makmak na nagiging dahilan para bumagsak ito sa sahig. Dahil na rin siguro sa isipin nitong si Bunit tungkol sa pagkamatay ni Tata Lupi na malapit din sa kanya, umigpaw itong si Bunit. At bago pa makabawi ng lakas itong si Manong Makmak, pinatamaan na niya ito ng siko sa liig. Nawala na din ito ng malay. Wika nitong si Badong. Tawagan mo sina Manong Gabriel, Bunit.
ipakuha ang katawan ng dalawang ito. Doon na sila dumaan sa sekretong daanan papunta dito sa ikatlong palapag. Sabihin mo din kay Lala na huwag nilang iwan ang likuran. Manatili ang mga ito para bantayan na din ang nakalamay na bangkay ni Tata Lupe. Kami na ang bahala ni Maki sa dalawang fighter doon sa ikalawang palapag. Mabilis naman at tumalima itong si Bunit habang sina Badong at Dr. Maki bumaba na agad ang mga ito sa ikalawang palapag. Habang ang dalawang mga fighter na mga kasabwat ng grupo nila ni Manong Makmak, walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyayari sa gusaling iyon. Nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang ginagawang mga pag-iinsayo. Bago sila matapos sa kanilang pagsasanay, nakita ng dalawa ang pagpasok nila ni Dr. Maki at Badong. Wika nitong si Ruby. "Pinunong Badong, mukhang may kailangan ka sa amin at sumadya ka pa dito sa aming pinag-insayuhan. Hindi kasi ugali nitong si Badong na puntahan ang kanilang mga fighter sa oras ng pagsasanay." Sagot naman itong si Badong. "Wala na ang mga kalat sa ikatlong palapag. Ngayon, dito naman sa ikalawang palapag. Maglilinis lamang kami ni Maki, Ruby, Bako. Alam kong malalakas na ang mga kaalaman ninyo sa pakikipaglaban. Susubukan natin ang mga iyon bilang pagpapatuloy sa pagsasanay ninyo ngayon. Dalawa kami ni Maki, kaya tamang-tama para makapagpapawis din kami." Nagulat nung una ang dalawa dahil unang bisis na ginawa ito ni Badong. Ngunit kalaunan, naiisip ng mga ito na gawin na nila ang matagal na nilang plano. Tulad ni Malik, wala rin kaalam-alam ang dalawang ito sa lakas ni Badong. May mga narinig lamang ang mga ito na kwento, ngunit hindi pa nila ito nakita sa mismong labanan. Ilang sandali, wika nitong si Bako. "Ruby, matagal ko nang gustong patunayan at masaksihan kung totoong malakas nga ba itong si Pinunong Badong. Ako na muna ang lalaban sa kanya at ikaw na muna doon sa kasama niyang doktor. Kahit itong si Dr. Maki walang ideya ang mga ito kung paano ito lumalaban, dahil ni minsan hindi din nila ito nakikitang lumaban. Wika nitong si Bako." "Kung ganon, Pinunong Badong, mas maganda, dahil sa tingin ko mas angat ngayon ang aming antas sa pagsasanay. Ako na muna ang lalaban sa iyo, Pinunong Badong. Matagal ko nang naririnig na ang pinuno sa organisasyon na ito nagtatangan ng kakaibang lakas at galing. Ngunit ni minsan, hindi pa namin nakikita na lumalaban ka. Kaya nga minsan, naiisip namin na sabi-sabi lamang ang mga ito para makuha mo ang aming respeto." Napangiti itong si Badong sa kanyang narinig. Sagot naman niya nito, "Kung ganon, Bako, ipatikim ko at ipakita ko sa iyo ngayon ang sinasabi nilang lakas. Kung sino ang hindi na makakalaban ay siyang talo. Gawin mo ang lahat. Itudo mo ang lakas mo, Bako, dahil ganon din ang gagawin ko." Napangiti itong si Bako sa kanyang narinig, sa kanyang tingin, parang umaayon sa kanila talaga ang kanilang binabalak. Pumorma na itong si Bako kaharap itong si Badong. Ganon din ginawa nitong si Ruby. Hinarap na din ito itong si Dr. Maki. Wika din ito kay Dr. Maki, "Pinunong Maki, ayaw ko ng mga mahihina, nakakayamot at nakakasar. Kaya sana pagbutihin mo ang ating magiging laban." Natatawa lamang itong si Dr. Maki sa kanyang narinig. Sagot naman niya nito,
Huwag kang mag-alala, Ruby, dahil hindi ako magpipigil. Ilang sandali pa ang nakalipas, umaatake na itong si Bako kay Badong. Sabik na itong ipatama ang kanyang mga pag-atake sa pinuno ng kanilang organisasyon. Agad itong umikot at nagpakawala ng mga pagsipa at mga pagsuntok. Mabilis ang ginawang iyon ni Bako, ngunit walang kahirap-hirap na naiiwasan iyon ni Badong. Wika nitong si Badong kay Bako. "Ano, Bako? Iyan na ba ang pinakamabilis mong galaw? Kung ganyan lamang ang mga gagawin mong pag-atake, malabong matatamaan mo ako." Lalong nag-umigting sa galit itong si Bako. Agad itong muling umikot at nagpakawala ng mga pagsiko. Walang anuman na sinangga lamang iyon ni Badong gamit ang isang kamay. Muling wika nitong si Badong. "Di ba gusto mong makita at masaksihan ang aking lakas? At sabi mo pa kanina, bata, na baka isang kasinungalingan lamang ang lahat ng mga sabi-sabi tungkol sa akin para makuha ko ang inyong mga respeto. Hindi ko kailangan ang pagsisinungaling para lamang kunin ang respeto ninyo. Hindi na iyon kailangan, bata, dahil nirerespeto na ako ng karamihan. Ngayon, tikman mo ang sinasabi mong pagsisinungaling ko, bata." Nang sumuntok itong si Bako kay Badong, mabilis na yumuko itong si Badong at tumagilid habang binitiwa na ang isang suntok gamit ang kaliwang kamay. Nang tumama ito sa braso nitong si Bako, para siyang hinampas ng tubo na kahit siya, rinig niya ang paglagutok ng mga buto ng kanyang braso. Ramdam niya ang pagkadurog sa kanyang mga buto. Napasigaw agad itong si Bako habang ramdam ang sobrang sakit. At bago pa siya makahuma, isang malutong na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Dito na siya napatigil sa pagsigaw dahil pakiramdam nitong si Bako hindi na siya makahinga pa dahil sa sobrang lakas na suntok na iyon ni Badong sa kanyang sikmura. Agad siyang napaduwal at napaluhod habang hawak pa rin niya ang kanyang napinsalang braso. Muling wika nitong si Badong, "Sa tingin ko, hindi pa sapat ang mga tamang iyan, Bako, para ipaalam ko sa iyo. Alam na namin ang buong katotohanan tungkol sa grupo ninyo ni Manong Makmak. Gusto mong makita ang aking lakas? Kulang pa ba iyan o tama na? Sa tingin ko, mukhang kulang pa, dahil kailangan na kitang patulugin muna sa ngayon." Napadilat ang mga mata nitong si Bako sa kanyang narinig, kaya napagtanto niyang hindi pakikipagsanay ang gusto ng kanilang namumuno sa kanilang dalawa, kundi ang tapusin sila. Kaya pala, walang pagdadalawang isip ito sa ginawang pagdurog sa kanyang mga buto sa braso. At ngayon, nagsisisi na itong si Bako sa kanyang mga pinagsasabi kanina tungkol kay Badong. Ngayon, alam niyang isang halimaw na ang kanyang kaharap. Kahit na kanti hindi man lamang niya natamaan itong si Badong dahil sa sobrang bilis at ang suntok nitong sobrang napakalakas, kakaibang lakas, at hindi na ito kayang gawin ng mga katulad nilang ordinaryong tao. Gusto sanang magsalita nitong si Bako, ngunit walang lumabas na boses galing sa kanyang bibig. Sobra pa kasi itong nasaktan sa suntok na iyon ni Badong. May mga lumabas ng dugo sa kanyang bibig at ilong habang itong si Ruby. Nang makita nito ang nangyari kay Bako, mabilis itong gumulong papalayo kay Dr. Maki para sana tulungan ang kanyang kasama at kaibigan. Ngunit mabilis ang mga kilos ni Dr. Maki. Agad niyang hinaharangan ito at gamit ang kanyang mga palad, inatake na niya itong si Ruby. Mabilis itong napatras
wika nitong si Dr. Maki habang nakangisi. At saan ka naman papunta, bata? Minaliit ninyo kami kanina, hindi ba? Ngayon, pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pag-tridor sa amin. Gusto ninyong patayin itong si Badong at nadamay pa si Tata Lupi. Walang kabayaran ang inyong mga pinaggagawa. Kamatayan din ang magiging hatol sa lahat ng mga pag-tridor ninyo. Ang sagot naman itong si Ruby na nakaramdam na ng sobrang takot sa mga pagkakataon na iyon. Napag-utusan lamang kami dahil sa pagtanaw ng utang na loob, sinunod namin ang mga utos ni Manong Makmak. Ngunit hindi na nito natapos ang mga pinagsasabi dahil mabilis nang umatake itong si Dr. Maki. Agad itong nagpayuko-yuko at gamit ang kaalaman sa estilong Tai Chi, agad nitong pinagtatagpas ang mandirigmang si Ruby. Sobrang nagulat pa nga ito sa kanyang nakita sa doktor dahil hindi niya inaakala na marunong pala itong si Dr. Maki sa ganong klaseng kalakas na estilo. Agad siyang gumawa ng mga pagdipinsa. Ngunit sadyang mas gamay na itong si Dr. Maki sa ganong klase na mga pag-ataking estilo. Kaya kahit na gumagawa pa ng paraan itong si Ruby na mailagan at masangga niya ang mga pag-ataking iyon, sunod-sunod nang tinamaan itong si Ruby ng mga atake ni Dr. Maki sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na nagiging dahilan para maparalisa ang buo niyang katawan. Nandilat na lamang ang mga mata nito, ngunit hindi na ito makagalaw pa. Hindi na rin makapagsalita itong si Ruby. Pakiramdam niya sa kanyang buong katawan, namamanhid ang mga ito at sobrang nag-iinit. Napinsala kasi ang kanyang mga pangunahing ugat sa kanyang buong katawan. Makalipas lamang ang ilang sandali, natumba ito sa sahig na natiling nakadilat ang mga mata. Habang itong si Bako, tuluyan na itong nawala ng malay nang matamaan muli ng sapak ni Badong sa ulo. Ilang sandali, tanong nitong si Dr. Maki. Ano na ngayon ang susunod natin na gagawin, Badong? Tawagan mo si Bunit, Maki. Sabihin mo sa kanya na oras na para supilin ang mga kasabwat pa ng mga ito na nasa unang palapag. Natapos na din natin at nalinis ang mga tridor sa ating grupo. Tama ka, Badong. Hindi ko inaakala na sa tagal ng ating pagsasama sa mga ito, may mga binabalak palang masama ang mga ito sa atin, lalong-lalo na sa iyo, kaibigang Badong. Makalipas ang ilang mga sandali, bumaba na sina Badong at Dr. Maki doon sa unang palapag. Habang sinalala naman, mabilis nilang iginapos ang mga utusan at mga kasabwat ni Manong Makmak na nasa loob ng gusaling iyon. Gulat na gulat pa nga ang mga ito dahil wala silang kamalay-malay sa mga plano nila ni Badong. Tinawagan na nila itong si Tata Mak at pinakuha na nila ang lahat ng mga nahuli nila at pinadala doon sa kulungan. At sina Manong Makmak kasama ang mga mandirigma nito, ipinatapo na palabas ng bayan na iyon at doon na sa kabilang bayan ikinulong. Matapos ang mga kaganapan na iyon, nagpatawag ng pulong itong si Badong. May mga pagbabago silang gagawin sa kanilang organisasyon para maiwasan na ang mga ganong uri ng mga problema. Matapos ang araw na iyon, pagsapit ng gabi, habang nakahiga na ang mag-asawang Badong at Lala, napag-usapan nila ang kanilang dalawang mga anak, sina Macro at itong si Marco. Walang inaalala itong si Badong kay Marco dahil kasama nito ngayon si Basil at ang pinsa nito na anak ni Bunit, itong si Riba. Nakikita na din niya doon sa telebisyon ang mga naging laban nito. Kaya kampante itong si Badong
na nasa mabuting kalagayan itong si Marco. Ngunit ang isa pang anak nito, ang bunsong si Macro, ilang buwan nang walang naririnig sina Badong at Lala tungkol sa kanilang anak. Ang huling pagkakaalam nila na nandoon ang grupo ng mga ito doon sa bukirin ng Santa Catalina. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas at simula doon, wala na silang naririnig na balita. Kaya kinabukasan, may inutusan itong si Badong na sundan ang grupo nila ni Macro. Puntahan nila ang lugar ng Santa Catalina at doon na sila magsisimulang magtatanong at maghanap. Ang dalawang ito ay sina Mandy at Roca. Tumatayong tagabantay ang mga ito kay Badong. Kumbaga, mga bodyguard ang mga ito ni Badong. Alam kasi ni Badong na magagawa ng dalawang ito ang kanyang dahil bukod sa magaling na mandirigma ang dalawa, may mga kaalaman din ang mga ito sa orasyon at may tangan pang mga mutya. Kaya natitiyak niyang masusundan agad ng dalawang ito ang grupo ng kanyang bunso. Makalipas ang ilang mga oras, umalis na din ang dalawa sa bayan ng San Nicolas. Sa kabilang banda naman, doon sa isang isla, ang isla ng Sikihor. Balak ng grupo nila ni Macro na makipagkita doon sa mga magulang nitong si Toro. Ngunit naantala ang kanilang plano dahil doon sa pinakapusod ng bundok ng Bandilaan, may misyon ang grupo nila ni Macro. Bago kasi dumating ang mga bata sa islang iyon, may nakasabayan sila sa barko na isang matanda. Agad na nakitaan ang apat sa kanilang mga tangan ng matanda at wika nito sa kanila na kung gusto ng mga ito na madagdagan ang kanilang mga tangan at kaalaman, puntahan nila ang bundok ng Bandilaan. Hanapin ang kagubatan ng Kabili. Hintayin nila ang papalapit na mahal na araw. Doon sa lugar, makakakita sila ng iba't ibang uri ng mga antingero, albularyo, at pati mga barangan. Ngunit kasabay sa pagdagsa ng mga taong may kaalaman sa mga ganitong tangan doon sa bundok, marami din ang mga magpapakita na mga engkantong may hawak na iba't ibang uri ng mga mutya. Ngunit hindi pangkaraniwan ang mga engkantong ito dahil kadalasan sa mga ito ay prinsipe sa kanilang mga kaharian. Malalakas ang mga ito at sobrang nakakatakot. May iilan din sa mga engkantong ito ang gumagala doon sa kabundukan ng Kabili para mamiktima ng mga antingero at albularyo. Ninanakaw kasi ng mga ito ang mga tangan ng mga mahihinang antingero at mga albularyo. At ang matindi pa, pinapatay nila ang bawat mabiktima. Kaya sa kanilang narinig, nagiging interesado ang apat. Nagpasya ang mga ito na bago tumuloy doon sa bundok ng kabangahan kung saan naninirahan ang pamilya nitong si Toro, dadaanan muna nila ang bundok ng Bandilaan. Dalawang araw nang nilalakad nila ni Macro ang kabundukan ng Bandilaan. Tatlong araw pa bago ang pagsapit ng mahal na araw. Sa dalawang araw nilang paglalakad doon sa mga kakahuyan, wala silang nasilayan na anumang mga kabahayan. Wika nitong si Toro, "Sa tingin ko, Macro, nasa paanan ng bundok na ito na ninirahan ang mga tao. Dahil ayon kay Ama, delikado para sa mga taong normal ang paninirahan sa lugar na ito dahil sa mga gumagalang mga kampo ng kadiliman. May mga engkanto at mga masasamang lamang lupa pa. At ang isa pa, gumagala sa kagubatan na ito ang tinatawag nilang mga utlo, mga samahan ng mga masasamang mga barangan at mga antingero na kadalasan binibiktima nila ay ang mga antingero na nagpupunta sa lugar na ito para mag-alay ng mga dasal. At ang iba sa kanila,
gustong palakasin ang kanilang mga kakayahan. Nakikilala kasi ang kagubatan na ito na puno ng mga engkantong nagbibigay ng mga mutya at nagpapalakas sa mga taglay na tangan. Kaya siguro, takot ang mga tao na mapunta dito sa gubat. Sagot naman itong si Makro. Kailangan natin ngayon na mahanap ang lugar ng kabili. Dahil ayon sa matandang si Tata Isko, doon magaganap ang mga ritual ng mga antingero at mga albularyo para mas mapalakas ang kanilang mga tangan at mga kaalaman. Amara, kaya mo bang matuntun ang kagubatan ng kabili? Sagot naman ang dalagita. Susubukan ko, Makro. Tumahimik muna ng ilang sandali ang mga ito habang itong si Amara nagsimula na itong mag-uusal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang sandali, may nakikita na silang mga paru-paro at iba't ibang uri ng mga insekto sa buong paligid ng kakahuyan. Sa ritual na ginawa ng dalagita, napakabango nito doon sa mga insekto. Kahit na ang tinatawag niya ay ang prinsesa ng mga timawa, ilang sandali, lumingon itong si Amara sa kanyang tatlong mga kasama at wika ng dalaga. Pumikit na muna kayo at huwag ninyong ibuka ang inyong mga mata hanggat hindi ko pa sinasabi. Agad naman at tumalima ang mga ito. Habang sa harapan itong si Amara, biglang nagliliwanag ang mga paru-parong nagsiliparan sa buong paligid hanggang sa mabuo ang mga ito ng isang anyong tao. Makalipas pa ang ilang mga segundo, nagiging isang napakagandang timawa ang nasa harapan nitong si Amara. Nagliliwanag ang katawan nito na may mga kasuotan na kulay berde at ang buhok naman ito na kulay berde din. Abot na yata sa lupa sa sobrang haba. Ilang sandaling nag-uusap ang dalawa habang ang tatlong mga kasama ni Amara na sinaturo, Makro at Makil, ramdam nila ang kakaibang pamimigat sa kanilang mga katawan. Ramdam nila ang kakaibang pwersa sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga minuto, wika nitong si Amara. Maraming salamat, prinsesa ng kalikasan. At biglang naglaho na lamang ito sa harapan ng dalaga. Maaari nang ibuka ninyo ang inyong mga mata. Ilang sandali, tanong agad nitong si Makro. Ano ang kinahihinatnan ng pag-uusap ninyo, Amara? Itinuro ni Amara ang ilang mga paru-paro at sagot ng dalaga. Susundan natin ang mga ito, Makro. Dadalhin tayo ng mga paru-parong ito sa pusod ng kagubatan ng kapili. Ngunit may paalala ang prinsesa ng mga timawa. Makro, papalapit na ang mahal na araw. At sa mga oras na iyon, magsimulang gumagala na ang mga engkantong namimiktima ng mga antingero at ang mga barangan na ganun din ang kanilang mga pakay. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na ito, Amara. Hindi tayo mahihina para madaling matalo at mahuli ng mga kampo ng kadiliman. Subukan lamang nila at pagsisihan nila ang aking gagawin sa mga ito. Napangiti na lamang itong si Turo sa kanyang narinig sa kanyang kaibigan. Naintindihan niya itong si Makro. Nag-uumapaw na kasi ang lakas ng kanyang kaibigan. Sa ilang buwan nilang pagsasanay at laging pagsasama, kakaibang antas na ang mga kakayahan nitong si Makro. Napakalakas ng mga mutya na tangan ng binata. Apat na mga pinakamalakas na mga mutya. At sa tingin ni Turo, mas malakas pa sa kanyang inang babaylan na si Lucila ang kakayahan nitong si Makro bilang sa orasyon. Ngunit mayroong isang kahinaan itong si Makro. Nawaglit na ng binata ang pagpapalakas sa kanyang kaalaman sa panggagamot. Kaya pinunan naman ito ni Amara kung saan
sa larangan ng panggagamot naman ang pinagtuunan nito ng pansin sa pagsasanay. Makalipas ang ilang mga sandali, kumilos na ang mga ito at muling naglalakad. Sinusundan na nila ang mga paru-parong alaga nitong si Amara. Binaybay na nila ang kakahuyan papunta na doon sa kagubatan ng Kabili. Sa kanilang paglalakad, may mga naramdaman na ang mga ito na mga umaligid sa kanila na mga engkanto. Mga engkantong naninirahan sa mga puno, batuhan, tubig at iba't ibang mga bagay na matatagpuan sa gubat. Ngunit nang mapadako na ang mga ito sa pasukan ng gubat ng Kabili, agad nilang nasilayan ang mga maliliit na mga kubo na nandoon sa gilid ng mga malalaking kakahuyan. Tatlong mga kubo ang nakikita nila. Ngunit sa kanilang pakiwari, parang kakatayo pa lamang ng mga kubong iyon, may nakikita din silang iilang mga kalalakihan ang nasa labas ng mga kubo. Agad din nanaramdaman ng grupo nila ni Macro ang mga pwersa ng mga kalalakihan na nakita doon at batid nilang mga antingero ang mga ito. Pagkakita naman ng iilan sa mga ito sa kanila, agad na kumakaway ang mga ito at may lumapit agad sa kanila. Wika agad nung isa, "Mukhang hindi kayo galing sa bayan ng aming pinagmulan." Nag-uusal na din ang isang antingero na nasa likod ng lalaking kumakausap sa grupo nila ni Macro. Bago kasi sa kanila ang hitsura ng grupo nila ni Macro at mga binatilyo at dalagita pa. Papanong napunta ang mga ito sa gubat ng Kabili na walang kasamang mas matatanda sa kanila? Lahat ng mga albularyo at mga antingero na nakatira sa isla ng Secure, alam ng mga ito kung gaano kadelikado ang lugar ng gubat ng Kabili. Ngunit nang matapos ang ginawa nitong pag-uusal, wala siyang naramdaman na may mga kakayahan ang mga kabataan na ito. Kaya napagtanto ng mga antingero na mga normal lamang ng mga bata ang apat. Dahil sa malakas na ginawang mga orasyon ni Amara at Macro para maitago ang kanilang pwersa, hindi na ito naramdaman pa ng mga antingero. Kaya sa tingin ng mga ito, mga ordinaryong bata lamang ang grupo nila. At nag-alala agad ang grupo ng mga ito dahil maaring mapapahamak sila sa gubat na ito, lalo na papalapit na ang gabi. Sagot naman itong si Macro, "Galing po kami sa kabilang isla, mga Ginoo. Balak namin napuntahan ang gubat ng Kabili. Nais namin nasaksihan ang mga gagawing ritual ng mga taong katulad ninyo." Ang walang kagatol-gatol na sagot nitong si Macro. Kaya mas lalong nagulat ang mga antingero at napatitig ang mga ito kay Macro. Pagkatapos, napapangiti ang mga ito. Wikang muli nung isang lalaki na medyo may katabaan ang katawan, "Nako, alam mo ba ang mga pinagsasabi mo, bata? Alam ba ninyo kung gaano kadelikado ang lugar na ito? Ngunit kung desidido talaga kayo, sumama na muna kayo sa amin pansamantala. Papalapit na ang gabi. Napakadelikado ang gubat na ito, lalo na paggabi, at lalo na papalapit na ang mahal na araw. Sa darating na Huwebes, isasama namin kayo doon sa pinakapusod sa gubat na ito. Ngunit dapat mangangako kayo sa amin na sundin ninyo lahat ng aming sasabihin." Napangiti na lamang itong si Macro at lumingon ito sa kanyang mga kasama na parang nagtatanong kung ano ang kanilang dapat na gawin at isagot. Tumango itong si Toro at Amara na parang sinasabi ng mga ito na sang-ayuna na lamang ang mga sinasabi ng mga antingero dahil sa makalawa pa naman ang mahal na araw. Sa ngayon, kailangan muna nilang makisama sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, dinala agad ang grupo nila ni Macro doon sa mga kubo at ipinakilala doon sa mga kasamahan. 8 mga antingero ang mga nandoon.
at sa walong ito, sa tingin nitong si Makro, nasa dalawa lamang ang mayroong medyo kalakasan na mga karga. Ang anim sa mga ito, kung hindi man baguhan, iisa lamang ang kanilang mga tangan. Magkakatabi lamang ang mga kubong nandoon. Sa likuran ng mga kubo, nandoon naman ang lutuan ng mga ito. Ang pinakagitna naman na kubo, ang lagayan ng mga antingero sa kanilang mga dalang pagkain. Ayon kasi sa mga antingero, baka aabutin sila ng mahigit sa isang linggo sa gupat na iyon. Sa walong mga antingero, dalawa ang medyo matatanda na, sina Lolo Ramon at Lolo Pasio. Sa kanilang dalawa naman, mas malakas ang mga kaalaman nitong si Lolo Ramon at ilang taon nang nagpabalik-balik sa gubat na ito. Ang lamisa naman nila na gawa sa kawayan, nasa harapan ito ng tatlong mga kubo. Doon naman sa malapit sa malaking punong kahoy kadalasan na nagpapalipas ng mga uras ang mga ito, Merkuris pa ng gabi magsisimula ang mga ito sa kanilang mga pakay. Kaya ngayon hanggang bukas, walang gagawin muna ang mga antingero dito sa gubat kundi matulog at kumain. Bilin din itong si Lolo Ramon, walang aalis na hindi niya nalalaman at walang kasama. Dahil batid niyang sa mga pagkakataon na ito, gumagala na ang dalawang grupong maghasip ng lagim sa gubat ng Bandilaan. Pagsapit ng gabi, napansin itong si Makro na panay ang titig sa kanya nitong si Lolo Ramon. At nang matapos na sila sa hapunan, nilapitan na itong si Makro ng matandang antingero. Kasalukuyang nakaupo kasi ang apat doon sa gilid ng isang malaking puno ng kahoy na malapit lamang doon sa mga kubo. Sumama din kay Lolo Ramon, sina Lolo Pasio at ang may katabaan na antingero na si Buboy. Unang katanungan itong si Lolo Ramon, "Ano ba talaga ang pakay ninyo sa gubat na ito? At ano ang inyong pakay sa pagsaksi sa mga ritual sa mahal na araw?" Napatitig itong si Makro sa matanda. Alam niyang may laman ang mga tanong nito sa kanila. Sagot nitong si Makro, "Gusto lamang namin na masaksihan ang kakaibang kaganapan na ito, Lolo Ramon. Unang bisis na makikita namin ito sa aming mga mata, nakakasabik kong iisipin. Bata, matagal na akong nagiging albularyo at antingero. Hindi mo maitago sa akin ang mga tangan mo." Ngumiti itong si Lolo Ramon at muling wika nito, "Hindi na nakapagtataka kung bakit malakas ang loob ninyong pasukin ang gubat na ito, dahil alam kong hindi kayo mga ordinaryong kabataan." Itong si Lolo Pasio, biglang napatitig ito kay Lolo Ramon sa kanyang narinig. Tanong agad nito sa kanyang kaibigang albularyo, "Ano ang ibig mong sabihin, Ramon?" "Ang mga batang ito ay may mga tangan, ngunit hindi ko lamang tiyak na malalakas ba ang mga ito. Alam ninyo, Makro, ang gubat na ito ay kinatatakutan hindi lamang sa mga mababangis na mga hayop at mga masasamang engkanto. May mga gumagala pang mga barangan at mga katulad namin na antingero. Ngunit mas pinagtuunan nila ng pansin ang pag-aaral sa kaliwa. Kaya ganoon na lamang sila kasama. Ninanakaw nila ang mga mutya ng mga kapwa antingero. At ang masahol pa, pinapatay nila ang mga ito." Sa narinig nitong si Makro, hindi niya napigilan na sabihin sa dalawang matanda at ipakita ang kanyang galit. Wika nitong si Makro, "Kung makakasalubong ko ang mga taong ito, Lolo Ramon, papatayin ko silang lahat. Wala na silang karapatan na mabuhay pa sa mundong ito." Kaya mas nagulat ang dalawang matanda at napatitig sabay ang mga ito kay Makro.